again, Princess Abby Nevers, filming again for another vlog. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell button for you to keep updated on my upcoming videos. Today's video, guys, so kita nyo naman, kakatas ko lang maligo, and then hindi na ako nag hair dryer pa ng bonggang bongga, so yun na yan. So for today's video, kinakabahan ako kasi medyo seryoso itong video ko today. Dahil kita nyo naman sa title na ako ay magpapa-inject na COVID vaccination, which is yung AstraZeneca vaccine. And then, actually, ayoko talaga. Pero, wala akong choice. Kailangan ko tong gawin kasi nga, bilang isang frontliner, di naman lingid sa kaalaman ng lahat, talagang exposed talaga kami. So, kailangan talaga. Actually, against talaga sila mama nito, against yung family ko, pero na-explain ko naman sa kanila na kailangan kong magpabakuna para sa protection ko, sa sarili ko. Although, talagang super nagpipray ako na sana maging successful, walang kahit na anong masamang mangyari. Nakakakaba talaga, guys, promise. So, today is April 6, 2021. So, ngayon ay, ano oras na ba? 1:14 PM. So, ang schedule ko sa hospital ay 2 PM, pero kailangan kong agahan. Pero, yung doctor po na kaibigan ko, so, nauna na siya kaninang morning, alas 9 siya. Sabi naman niya, yung flow naman daw po ng vaccination kanina sa hospital is smooth naman daw. Wala naman naging problema, wala naman naging aberya. So, yon, kailangan ko lang talagang agahan kasi okay naman daw po yung flow ng ano. So, hindi ko lang din sure kung papayagan ba akong mag-video later sa hospital. So, kailangan ko munang magpaalam sa kanila kung papayagan nila akong mag-video. And then, sana payagan nila ako kasi syempre, para ma-share ko din sa inyo. So, isa din kayo sa naging part ng YouTube journey ko dito. Kaya, gusto kong i-share sa inyo. Kasi ito, isa to sa pinaka exciting yet nakakakaba na vlog. And, ayun. Nag-aantay lang ako ng jeep na sasakyan ko. Medyo malapit lang naman yon. And then, ayun na nga, since ECQ, kailangan natin ulit maging mas maingat pa. Yun, so, parang ayoko na. Parang gusto ko na umuwi. Parang gusto ko na umuwi. Sa video ko lang. Hindi, kaya ko to. Kailangan nag-iisa akong, ano, example sa inyo na kailangan nyo din magpabakuna. Alisin natin yung takot. More on prayers tayo, and then tiwala lang na itong bakunang to is mabisa na talagang. Saka inagantay din naman ako ng mga kaibigan ko na nagpabakuna bago talaga ako nag-decide na magpabakuna, so sila naman is okay naman yung bakuna nila, kaya napapayag na din ako. And then eto, mag-aabang na ako ng jeep, let's go. So hello mga kamata, nandito na ako. And mag-elevator lang ako paakyat. So nakita ko kasi na maraming pila na sa taas. Kaya ito pa naman yung ano natin. So nag-advance lang tayo. Actually nawala talaga ako. So second floor. Yan. Actually nawawala ako. Nagpunta ako sa mismong entrance ng hospital. Nagpunta ako sa gilid. And then dito pa lang. So dito ako tinuro. Ayan. Second floor tayo. Yan. So, good luck. And I hope na maging okay at maging safe. Yan. Dito na tayo. Hello mga kamata. So, tapos na tayo mag-fill up ng napakaraming form. So, ngayon ay nakaupo tayo sa hagdas. Napakadami pong pila. Yan. So, abang-abang muna tayo. So, sana payagan tayo mag-face ng video.
mamaya kaya kailangan magpaalam tayo. So, hindi na ako nakapagpaalam kanina kasi kumuha agad ako ng number kasi nga mahaba na yung pila natin. Kaya kanina lang din ako sa pinakababa. So, nag-move na kasi meron na mga natatapos na binabaksina. Ngayon ay 1:58 na. So, wala pang alas 2. So, start na silang magpaksin. So, nandun ako kanina sa pinakababa. Kanina, nandun ako kanina. So, nag-move na kami. Nag-move. Andito na ako. So, ayun pa yung pila. So, after mo dyan sa pilang yan, meron pa yan dun sa way na yon. Kaya, baka mamaya pa ako may injectan. Finally, mga kamatay. Ito na, nakaupo na ako. So, yun lang yung outfit ko, guys. Pure black lang, except dito sa aking bagel yan na color red. Ayan, yung kasama ko yan, nakapanin ko. So, lahat ng ito, kapag-tops ay lahat karamihan ko ron, frontliners. So, frontliners lang ko. So, kanina yung mga ibang frontliners ko. Good luck! Okay, mga kamatay. Ito nga po pala yung aking number. So, 243 yung number. Hindi ko alam kung ano yung numbers na naiinitan. Pero, as much as possible, ito na, nag-move na. So, ibig sabihin marami nang natatapos. Naka-experience na akong umubo. Ayan. So, ito yung mga pila. Patapos sa inyo. So, ayan na po yung mga pila ng mga co-frontliners ko. Ayan. So, ayan. So, after dito, ito lang sa magpapitain na nandun ako ng nandun ako kanina. Ako, so, nag-move na. Ayan. So, abang-abang lang tayo kung kailan tayo may injectan. So, doon ako nakaupo. Tubayon muna ako. Ayun po yung pinaka area po ng room kung saan po tayo magkakaroon ng vaccination. So, dyan po kami mamaya. Medyo malayo pa naman ako. Kaya, antay-antay ako kung ano oras tayo may injectan. Ayan. Yay! Konti na lang. So, ayun po. Matatanaw ko na. Medyo malapit na. Ayan. Malapit na tayo sa katotohanan. So, mas malapit tayo sa katotohanan, mas medyo nakakaramdam tayo ng kaba. Ayan. Good luck! Eto na nga mga kamata, malapit na ako. This is it, pansit. Oh, yun na. Kunti na lang. So, hindi ko alam kung pangilan na ako. Pero nararamdaman ko na talaga na malapit na malapit na malapit na. Yung puso ko talagang kumakabog-kabog na. So, mamaya pagkatapos natin yung injectan, magpapaselfie tayo. Para at least meron tayong for thumbnail natin. Yeah. So, ipapakita ko sa inyo after dito. Let's pray na walang mangyaring animals. So, good luck talaga ng bonggang-bongga. Wala na akong ibang nasabi kung good luck, good luck, good luck. Kaya, ayan na po. Magkakaroon na po ng selfie-selfie. Ayan. So, after vaccination, guys, nandyan din ako mamaya. Dyan din yung background ko mamaya for sure. Since wala akong kasama, hindi ko na sinama si babe kasi ma-expose lang siya dito. Kaya magpapaselfie na lang ako mamaya doon sa ating mga taga-DFP. Sana payagan nila ako. Na-picturean mamaya. OMG, ito na. Huwag na tayo. Parang natataya ako na naiibig, guys. So, hindi pa po. Di pa po nagpapala. Mamaya pa po. Compare. Saan po pwede magpaalam? Doon. So, ayun na nga mga kamata. Pinayagan tayo mag-take ng video mamaya habang tayo binabaho ng hand. Hindi ko lang din sure, pero din ako sa lalaki kanina nagpaalam. Yun, kay Kuya. So, thank you so much. Tapos pinayagan tayo mag-take ng video para din ipakita ko sa inyo. So, natatai talaga ako. Natatai ako na naiintiyo sa sobrang kaba. Hindi ko alam. Parang mixed emotion. Mixed feeling yung itong nararamdaman ko. Hindi ko alam. Kaya, nervous ako. Kaya, good luck talaga guys. Good luck. Oh my God!
Pag-ilan na lang ako. Kinakabahan talaga ako. Parang gusto kong tumain, gusto kong umihi. Namula rin magsabay na lang. Ganun, ang pakarapan. Konting na lang. So, ayan na mga kamataas. Nire-ready ko na yung braso ko. Ayan na. Dalawa na lang. So, ayan si ma'am. Tapos ako si Nod. Wala na. Nahimatay na talaga sa kaba. Ayan na guys. Ako na ang susunod. Makapas ko si madam. Ako na ang susunod. Sininervous talaga ako. Ayan. So, good luck talaga guys. Good luck talaga. Nagingilig talaga yung kamay ko. Wish me luck. Pero nanginginig ang kamay ko, nanginginig ang tugod ko, nanatatain na naiihi. Okay lang tayo. Ako na, guys. Nangyayagis ako, my gosh. Temperature, ma'am. Iko sa ilanan. Oh. 36.5. Buka kayo lang. Na tayo kuha na ng vital signs. Kaya hindi ko alam kung ano nang susunod natin.
siya kita. Shout out po kay sir na binibidyohan po ako. Saan po pangalan niyo, sir? Mike po. Yes, sir Mike, shout out po kayo. Maraming salamat po. Napakabait niyo po. Subscribe ko na lang, ano bang ano mo. Yes. Princess Abby Lebre, subscribe niyo po. Ah, makikita niyo po yung mukha ko niyo. Okay. Since nagtila ako, nandun lang. Nakatakitin sa video. Si-share ko na lang sa YouTube channel ko din. Mike Chan TV. Ah, sige. Kukunin ko po yung YouTube channel niyo. Okay. Then po. Ako yung stabilizer. So finally, tapos na po tayo ma-injectan. Ayan. So, eto, tapos na. Eto na yung mga forms na kailangan kong dalhin para sa aking second dose. So, tinanong ko kung kailan yung pinaka-schedule natin para sa second dose. Wala pa daw. Magpo-post na lang daw yung pinaka-CHO kung kailan. And then, itetext na lang daw dun sa pin-provide namin na number. So, nandito na ako sa observation area. So, for observation muna tayo ng 30 minutes bago tayo umuwi. Okay. Kasi kailangan mag-check muna kasi baka merong iba may magkakaroon ng mga side effects para at least maagapan nila. So, maraming nakaabang dito ng mga kapa-frontliners na pwedeng pag may nangyari, at least sila yung magpa-first day. So, yay! Yan, for today's videos, mga kamatag, so ko lang din i-inform kayo kung ano-ano ba yung mga side effect na pwede nating maramdaman kapag nagpaturok tayo ng COVID-19 AstraZeneca. So, sa mga naiulat na mga side effect, isa na doon ang masakit kung hinahawakan, masakit kahit hindi hinawakan, mainit, pamumula, pangangate o pamamaga sa lugar kung saan binibigay ang injection. Pangalawa, hindi maayos ang pangkalahatang pakiramdam. Pangatlo, nakakaramdam ng pagod or fatigue. Pang-apat, lagnat o panginig. Pang-lima, sakit ng ulo. Pang-anim, pagkahilo at pagduduwal, nausea kung tinatawag. 7, sakit sa kasukasuan o kalamnan, joint pain or muscle ache. Mayroon ding mababang tsansa na ang COVID-19 vaccine AstraZeneca ay maaaring maging sanhi ng mahalubhang allergic reaction. So, maaaring hindi lamang ito ang lahat ng mga posibleng epekto ng bakuna, maaaring may mga malubha at hindi inaasahang side effect na mangyari. Ang COVID-19 vaccine AstraZeneca ay pinag-aaralan pa sa mga clinical trials. We'll be right back.
Shoutout po, nagpag-dog na kay Sir Roy Deladas. Napakabait po niya. Ayan. So, salamat din po sa may pa-free pagkain niya. Gutom na po kami after vaccination. Gutom na po kami. May hilo po kami dahil sa gutom. Thank you so much, sir. Salamat po. Bye-bye po. Hello po, shoutout din po kay Ma'am Patricia Nunez. Ayan, so mga nakasama ko po sila kanina sa vaccination. Thank you guys for watching on my vlog and hope to see you on my next vlog. Bye! Eto na nga mga kamata. So after ko ng injection, talagang nararamdaman ko yung side effect ng gamot. Kagabi, hindi kami pinatulog ni Love kasi tulad nga ang sinabi ko sa inyo, alas 12 na. Gising pa kami kasi sobrang sakit ng injection site. Ang bigat-bigat niya sa braso. Tapos mga bandang 3 a.m. ang naramdaman ko naman, parang sobrang lamig. Hindi ako malamig kapag hinawakan. Yung cold, clammy skin, hindi. Sa loob, sobrang lamig. As in, pati buto-buto ko. Grabe, sobrang lamig. As in, todo ng jacket na ako, nagmedyas na ako, tapos nagpajama na ako. As in, lahat, kumot, talagang wa effect. Tapos sabi ko nga doon kay Love is talagang eto, nalalagnatin ako after nito. Tapos mga bandang 4, pinagpawisa na ako. And then after nun, ayan na, nilalagnat na ako. So for today's video, gusto ko ipakita sa inyo na ito yung side effect. Nilalagnat na po ako. And then, masakit pa din yung injection site. Tapos pagising ko kanina, kasi ilang oras lang kami nakatulog ni Love, kasi pagising-gising talaga kami. Ang bigat sa braso pa din. Masakit yung ulo mo. Nilalagnat ka. Tapos, alam mo yung parang pagod na pagod yung katawan mo. Ganun, ganun. As in, sobra, sobra. Sabi ko nga kay ayoko na mag-page. Kasi super nag-suffer kami. Napuyat kami ng bonggang-bongga dahil dito. Kasi talagang naiiyak na ako sa sobrang sakit. Tapos, wala siyang ibang magawa kundi i-comfort na lang ako. Ayan, so gusto ko lang din sabihin sa inyo na itong side effect na to na nararamdaman ko ngayon, kasama talaga siya sa side effect ng AstraZeneca vaccine. So huwag tayong matakot, although masakit talaga sa katawan, masakit sa ulo. Tinry ko lang din mag-vlog para at least alam nyo kung ano yung side effect ng gamot sa akin. Gusto kong i-share sa inyo. Ayan, so hanggang dito na lang ang aking vlog, guys. Hindi ko na kaya. Thank you so much for watching and bye!